Sino nga ba si Mark bago niya ako dali dito sa lugar ng Taiwan? Si Mark po, isang dating addict. Isang addict na kung saan pariwara ang buhay. Second year high school, nung magsimula po ako sa aking bisyo, una patikim-tikim lamang ng alak. Hindi ko namamalayan, andyan na rin, pumapasok na rin ang bisyo ng pagsisigarilyo. Then third year high school, napasama sa mga barkada na kung saan gumagamit ng mga marijuana. Pinagbabawal na gamot, hanggang sa lumaon ng buhay. Sa pagiging curious ko sa mundo, andun pa rin na hinahanap ko yung sarili ko. Hinahanap ko kung saan ako magiging maligaya. Then yun nga, patuloy pa rin na lumakad sa kamalian. Naranasan ko rin pumakulong taong 2010 sa isang bagay na hindi ko sinasadya. Isang bagay na naging dahilan din ng Diyos para muli niya ipakita yung katapatan niya sa akin. Kinalap ko ang Panginoon taong 2014. Salamat sa mga ginamit niya, sila Kuya Donato, na siyang humahayo para magpahayag ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon at nangusap siya sa puso ko. Way back 2012, nang ako'y dumating dito sa Taiwan, as a Christian, I pray to the Lord na sabi ko sa Panginoon, huwag mong hayaan na may stagnant ang aking spiritual life. Pagkos na nagpipray ako, nananaway, may church na aking matinan doon. So tunay nga, pagdating ko sa dorm, nagas na ako kaagad sa aking mga kasamahan sa trabaho na kung saan mayroong church na aking matinan. So blessed na sabi nga ng isang kasama ko, meron GIL ito. So the next Sunday, kami ay umatin. At hindi ko po alam na yung pala yung last Sunday na ang GIL pinto ay isasarado na. Na naabutan ko kami na dalawang workers po doon. At habang nagpre-prepare, bumating po si Pastor Sai. Tunay nga, hindi sinara ng Panginoon ang kanyang gawin. Tunay nga, ang sabi ng Diyos ay ang anumang aking binuksan ay walang sino mang makakapagsara. Dumating kami doon, dalawang workers na nag-start, naging 13, 11 po kami dumating, then ang suwon. Tunay nga, ang Panginoon ay merong mga ginagamit from the other church, from the GIL Gangsan na sumusuporta po doon para ang gawain ay patuloy ng patuloy. But we are so blessed from the GIL Pintong na tunay nga ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Dati, may support po kami, pero as of now, wala na po kaming support at totally ang GIL Pintong ay tumatayo na sa sariling paa. Meron na po kaming Tryon, meron na kaming Elyon, at ang jam ay kompleto na rin. So, we are so blessed mo na nga ang Diyos ay Diyos ng katapatan. Sa pagdiriwang na 20th taong anibersaryo ng Jesus is Lord Church Pintong, mula po sa awit 117 verse 2, pagkat ang pag-ibig na ukur sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas, purihin si Yahweh. 20 taon kung saan naranasan natin ang kanyang katapatan at kadakilaan sa ating pong mga buhay. 20 taon naranasan natin ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ibig. 20 taon and counting na kung saan ang Diyos ay patuloy at patuloy na ipaparanas sa atin ang kanyang katapatan sa ating mga buhay.